Hi, hello, good evening, good afternoon, good morning mga panyaw. Saan man po tayo sulok ng mundo. Hari nang mapagpalain tayo umuli ng ating mahal na Panginoong Jesus. Itong hapon na po dito, 5 something na po. Kararating ko lang po, pumunta ako doon sa kapatid ni Amo. Binigay ko po yung gamot, nag-meet po kami sa MTR. So, tayo po ngayon. Ito na naman muli. Magawa na naman po ako ng soup. Maingay na naman po yung aking timer. Kasi tapos na po. Tapos na po yung aking fish soup. Ito naman po ngayon, fish soup na to yung ginamit ko po. Eh, yung isda po na ano. Yung yellow po na isda. Ito po yung ginamit ko ngayon. Mga 10 minutes ko lang po siyang pinapakuluan. Then, mga 3... Ayan po. Yung white... Ay, yung yellow po siya na isda. Ano bang tawag doon? Pag wala po to, hindi po siya available tong isda na to. Yung ginagamit ko po yung isa, yung... Paras nga po nung nabanggit nung sa isa kong vlog, na yung carp yung binibili ko. Medyo mahal-mahal lang po kang isa noon. $28 po ang isa. Eh, ito po, isang tumpok minsan, mga, depende po sa size. May, pag ano po, tatlo po is $25 lang po siya, tatlong peraso. Depende po sa size, minsan apat, pag maliliit, medyo madami-dami, mga 5, 6, mga ganun po. Pag malalaki po, mga 3 lang po siya. Yan lang po ang ano, nag-request na naman po si Amo kasi yung ginawa ko po last na ganyan po, yung fish carp nga po na gamit ko is tapos na. Ngayon nag-request na naman po siya. Sabi, Chiche, can you make fish soup? O, di kasi wala po eh. Wala po silang kinakain na ano iba. Yan lang po ang kanya lang. Ano ba ito? Paano ko ba hahawakan? Yan lang po ang kanilang ano yan. Tapos pag ano, finish, pag tapos na po siyang pakuluan, yan na po. Ngayon, naku, hilig po nila sa chicken. Magbay yan. Hilig po nila sa chicken. May chicken na naman po ngayon dito. Sa totoo lang, mananawa po kayo sa chicken. Ang ano ko po is mag-prepare, hiwain ko po itong ano gulay. Eh, sabi niya, isama ko rin daw sa gulay yan mamaya. Ito pang gulay ko. Ito po ang aking gulay. Yan na po. Yan lang po kakainin nila. Itong gulay na to. Itong gulay. Sorry po ah. Itong gulay na to. Saka manok. Yan lang po. Okay na. Kaya ako po, ang pinakain ko lagi, yung noodles. Minsan, ulam, may ulam. Yung indomie pa, may ulam po sa rice. Ngayon po, nagluto po ako ng hiniling na may patatas at saka coating parang po. Babaunin ko po kasi hindi ko po. Ako po, pakita ko po sa inyo. Baon ko po bukas. Ato. Nagluluto naman po ng ano sa church. Ng ulam. Tsaka ng ano to. Ng rice. Kasi lang, hindi na natipid. Tipid-tipid tayo ngayon.
matitikman dito bukas para sa bukas po is Thursday. Tsaka isa pa po, meron kami lesson sa namin ito bukas. God's experiencing. Ako po magre-report. Kaya, it gets real. Nawa ay tulungan ako ng Holy Spirit para ma-report ko ito ng maayos bukas. Every, ano po, may mga, ano kami, medyo natagalan po kami dito sa Bukna po kasi nung pasat sa ganong, dito sa akong pumurali. And then, tapos dumating po itong pandemic. Kami nakapag-church po noon makilang buwan din po. Kaya ngayon, dahil nakapag-church na po kami, nakabalik na kami doon sa building, balik kami ulit dito, nagtaano kami, disciple po kami every Sunday, then Sunday school every morning, tapos may devotion po kami before ng service. Ano? Ah, yes, before service, and then may disciple kami din bago mag-service. Ito sa hapon po ito, kaya bukas ng hapon, God's willing, mag-deliver ko po ito ng maayos bukas. Medyo kabado, but I trust God na binigyan niya sa akin ito, kaya ma-deliver ko ito ng maayos. Sorry! Tapos po, eto, maliit ko pong kudkuran eh. Ano ba tawag nito? Kalimutan ko na. Tapos eto pong luya, i-shred ko po siya. Tapos yun po ang mamaya sausawan nila ng ano, sa chicken po ba? Parang sauce nila. Yan, ako lang po ito ng mantika. Tapos lagyan ko ng akasin. Then, yung ano po, yung green onion. Yan ako. Yung manok naman po, steam ko siya. Pero steam na mapakukulaan mo lang po siya ng mga 16 minutes yung isda po. Ay, isda. Yung manok po. 16 minutes lang siya ng big fire. Then, after ng 16 minutes, kung hindi naman nagmamadali, sila ko kasi, pag ano, nagmamadali na pag nandito na, hinihintay ko po yung lutuin pagdating nila. Ayaw nila nung ano kasi, tough daw, tough. Ay. Bis na, salamat po sila sa pagkain na meron po sila. Galing po yan sa Panginoon, biyaya, may pagkain. Minsan nakakasakit po na yung loob. Nagre-reklamo pa. Di masarap. Although, honestly naman, hindi naman po ako perfectong talagang master sa pagluluto. Totoo lang kung hindi nga po ako napunta dito sa Hong Kong eh. Hindi po ako matuto magluto. Kasi yung kapanahonan po namin na maliit pa po kami, nanay, tatay ko, sa Manila po kami nakatira dati. Sa Pier South. Malapit po sa May Dalpan Bridge. Pupuntag Visoria po. Patabi po ng DTWH. Ngayon, may tindahan po kami doon na gutuhan. Yung lugawan po ba na tinutulak-tulak lang po ng kariton. Nag-aaral po ako noon sa Pedro Guevara. Quantus. Bahin, hanggang second year high school po ako nag-aaral ng ano. Ay, hanggang, oo, sa Maynila. Nag-repeated nga ako kasi transfer po ako nung punta ako ng Maynila. Eh, hindi ko dala yung mga requirements ko noon. Doon kasi wala na rin naman naglakad nung punta ko ng Maynila. Kaya umulit ako ng grade 1 nun sa ano, Maynila. Ako yung pinakamatanda sa amin nun, ako elementary. Kaya ang kapatid kong lalaki sunod sa akin, naging ano ko, magkabatch kami. Saka naging pagdating ng high school, yun, mas nagkaklase kami. Yan, ito na po, ganito na po itsura niya. Yan. Yan na po, itsura niya. Nakashred na po siya.
tatabi ko lang po siya. Di naman po kailangan ng marami kasi di naman din nila nauubos. Tama na to. Importante, may sawsawa lang po sila sa ano. Sawsawa nila sa green onion. And then, mag-ano na po tayo ng gulay. Minsan po, parang ayaw pong hiwain na sana kasi lang pag di po kasi niwa to, may dumi pa po sa loob. Minsan may buhangin. Yung aking among babae, napaka, ako, mabait siya, mabait. Wala akong problema. Kasi lang minsan pag, alam niya na po, tao, may sumpong. Kaya, eto. Mabait sila sa akin ngayon. Kasi, uuwi na po ako. Uwi na po ako ng Pilipinas. If God's willing po, next year po, parang nakakalungkot din po na umuwi, na iwanan din sila kahit papano, kahit sabi nga medyo kulang sa pagkain. Hirap po ako sa pagkain dito. Pero hindi po halata, no? Tingnan mo, taba. Mataba po siya. Ang inaano ko lang pa si nanay tatay ko, mga kapatid, yung mga makasama ko man lang sila. Kasi halos dekada na po akong wala sa kanila, hindi ko po sila kasama. Iba rin naman po yung babakasyon ka lang doon. Kasi nga lang po yung bakasyon noon, 14 days. Then, wala na. Balikan na, 14 days. Eh ngayon, hindi na pwede 14 days. Kasi nga po, ang restriction po ngayon, dito po pagbalik is, ano po, 21 days ang ano mo, bakasyon ang quarantine mo. Okay lang pag ano sa Pilipinas. Okay lang po. Ito po, tulang. Palit-palit. Chicken, manok. Manok, chicken, gulay, kung anong gulay na maano. Yan po pagkain nila. Dati po may soup. Eh ngayon nga po, ano sila sa soup. Iwas muna raw. Sabi ni Doki Doki. Puro ito lang kain nila. Eh, pag ito naman po kasi kinakain po, hindi naman yun po, nabubusog. Kaya mula nang kumain sila ganitong pagkain nila, hindi na po ako nabahan. Hindi na po ako sumasabay sa kanila. I mean, hindi na ako kumakain ng ano nila. Kasi iba rin naman, dyan sila. Dito ako sa kusina po nakain. May small table po ako dito. Yan po. Yan po ang ano nila. Natunog na yung aking ano. Ito po ang aking small table. Kita niyo po ba? Para hindi ko makita. Yan. Small table po yan. Dito po ako nakakain. Yanan po yan. Okay. Salamat po muli sa panonood sa aking video. Please do subscribe and comment and please click the notification bell po para if like nyo po, updated kayo sa mga susunod ko pong upload na video. Salamat po sa inyong lahat. God bless po. God bless. Pag-ingatan tayo ng Panginoon palagi. Bye-bye po.